So yun, what's up mga cadaver gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Pag-usapan natin to ngayon, ito yung mga bubuhos, alos kinubra na ata lahat ni Alden Richard. Itong buhos blessing kay Alden Richard. At pag-usapan na rin natin to, yung mga TV ads ng Tito Vic and Joey, grabe, parang inakot din lahat ah. Oo, parang wala na atang natira sa kabila. Kawawa, kaya nanggagalaiti ho yung mga ano eh. Kaya nanggagalaiti po yung mga tawag dito, yung mga supporters, yung mga vlogger po dun sa kabila, sa Tape INC. Eh, parang kinuha na kasi lahat ng Tito Vic and Joey yung ano, yung mga sponsor, tsaka yung grabe yung ads. Oo. Isa kanila, 31. Dito, oh, ay. Mamaya natin pag-usapan yan. Siyempre, bago natin simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Yan, mga Double Cats. At paisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link. And shoutout kila, ano, yan, pakisuportahan mo, Chris Ulo, Jake Magdus, Ita Messi, Moy Sardinas, Spencer Lacalle, yan, Real Talk Chicago, sino pa ba? Yan, shoutout sa lahat dyan. So ito, pag-usapan po natin nga. Tapos ito pa yung mga sinasabi ng iba na mga pagbabalik daw or pa nire-request ng mga legit dabber cards kay Alden Richard na kahit isang beses lang daw. Tapos tignan din natin yung mga ano, tignan natin yung tawag dito, yung mga comment. Kasi may mga napapansin ako, may mga nakatawa. Parang hindi sila ano sa proyekto na meron si Alden na Richard, no? So ito, basahin natin from Abante News. Siyempre, screen recorder natin 'yan. Oh, so ito na, no? Ay makita niyo 'yan si screen, mga Dabber Cats. Pakyawan Alden Richard, bida na, director at producer pa ng bagong movie. Ano kayang movie to? Nakakaabangan natin. So dito sabi ng Abante News, magkakaroon ng movie si Alden Richards na siya na ang bida, siya rin ang producer at director nito. Ayon kay Alden, matagal na raw niya ang pangarap ito. So this is my first directorial job. May spirit na kami, may cast na kami. And excited ako for this unang o anang? Anang Asian multimedia star sa Panayam ng 24 oras. So papanoorin din natin yung video na yan, no? Itong Nobyembre daw ang simula ng kanilang shooting para sa upcoming film. May title umanong Out of Order. Ah, baka ito yung kay ano, no? Kay Heaven, no? Ang naturang movie ni Alden kung saan gaganap siya bilang gaganap siya na isang abogado. Samantala, super happy raw siya na sa tagpuan ng 5 breakups and romance nila Julia Montes. May git 60 million ang kinita ng pelikula. Grabe. Sobrang worth it. Kasi lahat ng pagod namin, yan. So dito tayo mapunta sa isa pa na mga komento, no? So, asan na yan? Dito tayo. Ito kasi nire-request din to ng mga ka-dabber cards natin, no? Nitong kay Alden, no? Na sana ay ito nga po daw ay bakit wala? Makapag-guest sa EAT ng Tito Vic and Joey. So hanggang ngayon, syempre, inaano rin mo. Ito, Alden Richards, tatalon sa TV5 para sa TBJ. sana nga. Eh, kaso, pag nawala na si Alden Richards sa GMA, lalong mamumulubi ang GMA. So kawawa ang GMA. Hanggang sa itong mga GMA Pro page, pag-iinitan lalo ang TBJ. So ito, basahin natin. Ngayong official nang mapapanood ang show ni Tito Vic and Joey,
Tito Big Soto, Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon at iba pang Dabarkad sa TV5. Maraming netizen ang nagtatanong, lalo na ang mga fans, kung kasama ba rito ang pambansang Bay na si Alden Richard sa kontrata artist ng GMA. Matatanda ang nakilala ng gusto si Alden nang pumatok sa masa ang Aldab, tambalan nila Min Mendoza, Min Mendoza sa sa pamagitan ng Kalye Serye segment ng Itbulaga. Sa Christopher Minute, naitanong kay Tito Soto kung makakasama pa ba si nila si Alden. Ani ni Tito Sen, welcome na welcome sa kanila si Alden. Kung wala na itong kontrata sa Channel 7. Kung wala na siyang kontrata sa Channel 7, bakit hindi? Nakarinig ako ng balita na gusto naman ni Alden eh. Kung talagang siya ay maiimbitahan. Ano? Maiimbitahan. Kaya lang, alam ko, mayroong siyang kontrata sa GMA eh. Lahat ng dating senador. Nagpasalamat naman si Tito Soto sa mga pahayag ng loyalty at una utang na loob sa kanila ng aktor nang lumaya sa poder ng TPNC. Di alam nyo ito mga kadabarkads. So, alam nyo itong mga tawag dito. Tingnan natin yung mga komento dito ng mga tao dito sa kay Alden no dito. Babasahin natin no bago tayo magbigay ng opinion. So ito ano. Sure yan. Yan si Alden, makagess yan no kung pwede magsama ulit sila. Guesting lang yan, kailangan pa bang pagtalunan yan eh may kontrata yan sa GMA. So tama naman yun. Kailan kaya ere na Itbulaga? Ito mga katanungan pa to dati. So maraming mga comment dyan na puro nga yung about nga kay Alden Richard, pinagtatalo-talo sila kung kailan daw magigess si Alden Richard. Sana hindi sila nagpadalos-dalos ng pasya sa paglipat ng istasyon. Sabi ni ito lagi ko tong laging ano to si Lucky Rich. Sana nag-GTV sila or yung movie channel na bagong bukas ng GMA. Alam naman nating na hindi ganun kalakas ang nasasakupan ng TV5. May tulog sa Showtime. Good luck. May tulog sa Showtime. Medyo wow. Pag lumipat pa yan, wala na, kompleto na sila. Nastawang-tawa si Alberto Ocampo. Nag-iwalay na silang dalawa sa kanya-kanyang nang landas. Huwag nang pagsamahin para walang gulo yung kanilang mga fans. Ito pa. Baka pwede huwag na isama si Alden Itbulaga para walang kung ano-anong nababasa at nakakarating sa kanila dalawa ni Main. Alam niyo yung nagpapalala lang dun yung usapan kay Main at kay Alden Richard, mga supporters. Oo, sila lang naman yung nagano, sila lang naman yung nagpapalala ng gusot na 'yan. Hindi naman yung Tito Vic and Joey. Oo, so ito panoorin natin yung interview kay Alden Richard mapatungkol dito sa mga bumabaha na blessing mapatungkol sa kanya. So ito panoorin natin. Tayo ma-play ah. Trabaho daw ang regalo ni Alden Richard sa sarili ngayong Pasko. In fact, isa sa katuparan niya ang matagal na niyang pangarap, ang magkaroon ng pelikula kung saan siya ang producer, aktor at direktor. This is my first directorial job. May script na kami, may cast na kami, and excited ako for this. This is happening this November, before Christmas. Trabaho daw ang regalo ni Alden Richard sa sarili ngayong Pasko. Saglit lang pala yun. Tora na, congrats kay Alden Richard, grabe. Alam nyo, ito nga, matagal ko na ito sinabi na kung sakali mang matapos na ang kontrata ni Alden Richard ay malamang sa malamang tatalon talaga to sa TV5. Kaso ang tanong, hindi, alam nyo ang GMA, alam nyo ang GMA, ano rin to marunong din mautak. Hindi nila tatanggalan ng kontrata yan si Alden.
bibigyan nila ng mga maraming kontrata yan para hindi makaalis sa kanila. Dahil alam naman din natin na isa si Alden sa mga inaabangan or pinapanood diyan sa GMA. Kaya hindi nila pwedeng mawala, hindi pwedeng mawalan ng trabaho diyan si Alden Richards sa GMA, no. Talagang bibigyan nila ng bibigyan ng sandamakmak na trabaho 'yan. Na para mas humaba pa ng humaba yung kontrata at hindi makalipat si Alden Richards sa TV5. Kasi eto nga, kapag si Alden Richard pumunta ng EAT yan, eh wala na. Wala na, tapos na. Oo, eh lalong nganganga itong mga kalaban na ano, na noontime show. At isa pa, lalong magkakagulo ang fans ni Main Mendoza at Alden Richard nito. May mga magbablog na naman nito na sasabihin yan. Yan, nagsama na yung mga clone. O kasi si Alden Richard tsaka si ano eh, si Main Mendoza is mga clone na lang daw yan ngayon. No? Kung sakali man ha, na tumalon na to si Alden Richard sa TV5, wala, nakatapusan na nilang lahat. Katapusan na ng mga kalaban na noontime show. hindi katapusan ng TVJ, lalong mamumulubi ka mo yung mga ano, yung mga tawag dito, yung mga noontime show, yung Itbulaga, yung Brebam na Itbulaga or Fake Bulaga, tsaka yung It Showtime. Hindi lalong magpaparinig dyan si Mema, boys. Tapos si yung sila isko dyan eh. Buti nga ka mo ngayon, no? O tingnan nyo ha, ito masasamano ko lang ha. O tingnan nyo. Wala kaming reaction about Isko Moreno at Buboy Vilar, Paulo Contis. Diba? Matagal, wala na kaming upload sa kanila kasi hindi na sila buwabanat sa Tito Vic and Joey. No, napansin nyo, diba, mga kadabarkads, wala na tayong content mapatungkol kay Isko Moreno at Buboy Vilar at kay Paulo. Kasi nga, hindi naman sila nagpaparinig sa Tito Vic and Joey. Yun lang naman yung hiling namin eh. Kapag hindi nila ginagawa yun, tahimik kami. Pero sa oras na gagawin nila ulit yun, nandyan na naman kami. Siyempre, TBJ Defender nga, anong ano, munta nga kami dito pag di namin ginawa yun. Oo, anong silbi namin? Diba? So ngayon, tingnan nyo, napapansin nyo, wala kaming content sa kanila kasi wala naman silang parinig. So goods na goods po yun, focus sila sa ano nila, sa noontime show nila. Basta ang titulong Itbulaga, malapit na sa TBJ yan. No? Kaya yung tingnan nyo, yung mga vlogger ni Isko, tuloy-tuloy pa rin yung banat sa akin. Pero hindi na ako nagko-content kay Isko. Kasi wala naman parinig yung mga tao eh. Ba't ko i-co-content sila? Ba't ko sila sisitain? Wala naman silang sinisita, wala naman silang sinasabi sa about sa Tito Big and Joey ngayon. Wala naman tayong nababalitaan na parinig, di ba? So ang kinakalaban lang natin dito ngayon, ang padalagi na lang natin na pag-uusapan dito sa channel ko, sa channel namin ng mga TBJ Defender, yung mga pro page na kapuso. Kasi yun ang doon sila nagpuputak. Ayun yung mga nagpuputak ngayon. Yung mga pro page ng GMA, ng Kapuso Network. So yun, mapunta na tayo dito. Mapatungkol po doon sa ads. Oo, sa mga halos sinakot na ng Tito Vic and Joey na naman. So ito, dito tayo kay ito ang crew. Yan, TBJ Defender din po ito. So dito tayo na wait lang, hanapin natin ito. Pangsampal sa mga palaki ano, pakiilamerong mga vlogger na gustong makita yung TV ads duration. Thanks sa nag-share sa akin si Durst TV. Credit ito sa kanya yan. Eh, shoutout din kay Durst TV ha. Sabi ni Durst TV, paano daw siya? Hindi daw siya maganda sa personal. Kasi nahanap ko yung ano niya ni Durst. Sabi ko, hindi naman, okay naman ha. So dito, no, commercial ads, November 28, 2023, Thursday, total 91 TV ads. Ay, grabe, oh! Oh, grabe, oh! So, eto, TV5 plug ads. So, pero ano to? 1 minute, 15 seconds. Gap 2, 30 minutes,
1 seconds, gap 3, 1 minute and 40 seconds. Total lives is 5 minutes, 56 seconds. Total duration is 30 minutes, 13 seconds. So, di ba? So, grabe yung ano, so grabe yung ano, mga ads nandito, Big and Joey. So, babasahin din natin yung ano, basahin natin yung tawag dito. Nasa nene, ito, ito, ito. Ito kasi mas malinaw ito. Kanina madilim, hindi ko makita eh. Lumalabo na yung mata ko. Ngayon talaga pag gano'n, no? Oh, grabe naman, grabe naman. Raming TV commercial ng EAT. Buti na lang, member ang TV5 ng KBP. Yung ibang non-time show, di kasapi ng KBP. Kaya, kanyang ano to, kaya-kayang mag-overload ng commercial. Mga 91 yung TV ads. So, ito po, no? Pamikita nyo dyan, Kopi Ko Blanca, Idol Hotdog, Skyplex, Downy, McDonald's. Lang mga paborito ko to. Itong Downy, ginagamit din namin palagi ito. Idol Hotdog, palagi kong almusal to eh. Yung McDonald's, masarap ang Coke Float, tsaka Chicken Joy, oh, sa McDonald's. Ito, no? Ano to? Breeze, ang dami, oh. Kita nyo yung ano, oh. Tide, Norfolk, ano to, Safeguard, Crispy Breeze, Celine, ang daming commercial, mga Dabbercut, CDO, Norte, Green Cross, Nesty Lemon, ang dami, Shopee, Surf, grabe, oh. PLDT, oh. Ito, PLDT, Champion, Pancit Canton, Tide, daming grind. Lalong manggagalaitin ito. So, tingnan natin yung comment. Oh, dito, no, maraming na siya ko. Bali may 169 like, 440 yung heart at 24 yung nagulat at may tumawa. Oh, may tatlong tumawa, mga haters 'yan, malamang. Oh, nawala na yung ano natin, nawala yung topic natin. Sorry. Oh, tingnan natin yung mga comment ng mga netizen kung ano yung mga sabi nila. Ito. Oh, ito na si Lakay, oh. Sabi si Inge. Andito na naman tong ano, andito na ito si Lakay, ito yung kalbong vlogger ng TPNC. Oh, sabi niya, parang may kilala akong ganyan, yung hindi lang nakikialam, nag-uutos pa. Oh, dalawang tao lang nabubuhay sa mundo, yung isa pala kay Meru at isa taong nananahimik. Kung ayaw nyo ng content, go out. Ganun lang kasimple. Pag pinakialaman nyo yung content nyo, baka magngangawa kayo, sabi ni Eto ang truth. Si Eto ang truth, tropa namin to, kaya solid to guys, no? Oh, ito, nasaktan, no? Against the best way to report on commercial, load po ay based to total minutes. Kayo talaga pumayag, no? Sila kay Jun. Exclusive po dapat ang ano to, affiliated ads ng company like PLDT Meralco kasi kay MVP yan. O porket kay MVP, hindi kasama dapat sa bilang yun. O, bopuls ka ba? Bopuls ka ata eh. So nagtatalo-talo sila dito. Sabi, so anong pake mo? Sabi ni Joanne, Joanna Raneta. So Lakay, so anong pake mo eh? Yung PLDT, isa lang si bossing na may ads at endorse nun. Tama. So palpal ka tuloy, kalbo kang bakla ka. So dito, sabi ni ito pa ni Arthur, kahit pa kasama sa MVP group, kay MVP group or kay Manny B. Pangilinan o of companies ang PLDT at Meralco, nagbabayad pa rin ng mga yan sa EAT. Tama. Mabarado na naman si Lakay. So anong sinabi ni Lakay? Wala na. Oh, hindi na bago sa TVJ dahil mula noon hanggang ngayon sila pa rin ang pinagkakatiwalaan. Tama yan. Oh, sabi niya, no, totoo po. Oh, wala. Oh, asan sila kay? Oh, sabi ni Edna, oh, iba talaga pag original Itbulaga TVJ Dabarkad. Simula ba naman since 1979 kesa sa June 2023 lang. So ito si Lakay kasi ano to eh, vlogger po ito ng ano ng TBJ, anang ano ng tawag dito ng TPNC. Naiya lang palitan, no? Marcos din pala to. So ayan po siya, no. Ayan si Lakay.
Oo, ngayon hindi na siya masyadong nagano sa tape kasi ultimo siya binabalahura ng mga ka-member nila. Mga kapwa nila vlogger. So ayan o. Hindi ko lang anong pinagsasabi nito. Marami siyang post, pati yung itlog pinapakailaman mo. Ano kasi rin doon? Marami siyang post about sa ano, pero ngayon may dati araw-araw to, ngayon hindi na siya masyadong ano. Hindi na siya masyadong nagko-content sa Tito Vic and Joey kasi nga mga ka-double cards. Pinagtatanggol niya ang TPNC tapos ginagago siya ng mga vlogger ng TPNC. Oh, wait lang, may babasahin tayo dito. Ano to? Oh, bakit ano? Pogi mo dito, Kuya Jay. Ano ba to? Ay, grabe, oh! Anak ng teting, eh, sino naman may pakanaan ito? Ang Maha Salvador ng Nunez ng Taytay Rizal, TBJ Defender, Jay Gibar. Ay, grabe, oh! Pogi ko naman dito, mga kadaver cuts. Ayan, oh. Grabe na yan. Uy, grabe na yung pinagagawa nyo. Baka magalit sa akin nasawa ni ano, ha? Nasawa ni Maha Salvador ng Nunez, Taytay Rizal. Grabe nung may tsura ko. Ang pogi ko naman dyan. Ang pogi ko naman dyan. Sana picture na lang ako. Uy, shoutout sa ano, ha? Shoutout sa EAT sa Gift Bulaga. Yan, sa ano, Nunez, sa Taytay Rizal. Shoutout kayo sa inyo. Sana hindi mapanood ng asawa ni Maha Salvador yun. Ng ano, ng Taytay Rizal. Si ano, sino ba to? Nakalimutan ko, sino yung babae na yun? Oo, may asawa na to eh, pinanggan. Oo, Maha Salvador ng Taytay Rizal love team. Nating personal on that. Sino ba to? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung pangalan ng babae. May ano na po yun. Eh. Kaso ginilalove team sa amin ng mga followers. Oo. Oh. Wala pa ako sa kalingkingan nung guwapo asawa nun. Uy. Oo. Oh, baka masuka-suka yung pagkita ako sa perso. Sa mga dabar cards, no? Nininaw lang. Grabe yung nangyayari ngayon sa TBJ, no? Guri mo, 91 ads. Tapos nagre-reklamo yung mga vlogger ng tape. Bakit daw sinasama yung PLDT at Meralco? Eh, companies daw ni Mr. MVP yan, ni Manny B. Pangalinan. Eh, ano naman, nagbabayad pa rin sa EAT, mga tsunga. Pag hindi pala, pag companies pala ni Mr. MVP, dati hindi. O sige, tanggalin natin PLDT, Meralco. O, may 89 pa rin. O, asan yung 89? Baka magreklamo ka dyan, ha? Baka magreklamo na naman kayo. Oo, oh, yung sinasabi nyo na ano, na tawag dito, na yung PLDT at Meralco. Alam nyo, tanggapin nyo na lang kasi. Oo, oh, tanggapin nyo na lang. Wala nga ka talaga, hindi nyo nga kaya kasi. Hindi nyo talaga kaya, promise. Ha? Biro mo, 91 ads. Saan kayo nyan? So, syempre, gagawa ng mga ano yan, mga chumbar lukuluklok. Oo, oh, yung mga vlogger ng TPNC. Gagawa ng mga article yan. O, ganito yung ads. So, 47 seconds. Sa. Oo, oh, kasi hindi sila magpapatalo. Oo, oh, ikaw ba naman eh. Oo, oh, siyempre. Kita mo, kanina nag-post lang si Ito Ang True. Oh. Kita mo, may pumunta agad doon. Oo, oh, may pumunta agad doon na ano, na tawag dito. Na ano ba to, na vlogger ng TPNC. Oo. Oh. Wait lang, ang sabi ni ano, fact check, care po, hayop na to si Lakay. Nag-vlog ako. Siya na content ko. Ngayon ko now. Ay, nako talaga. Ang sabi ni Ito Ang True, nagwawala daw si Lakay. Sila ka yung vlogger ng TPNC. About dun sa ano, about dun sa tawag dito sa 91 ads ng Tito Vic and Joey. Hindi nila matanggap, no? Eh kami nga dito, wala na kaming pakialam dun sa ratings. Wala na kaming pakialam. Kasi alam na namin kung sino laging number one eh. Sabi na namin eh, sige, kung mag number one ng It's Showtime or ang Brebump na Itbulaga, sa inyo na yan.
naaawa na kami. Tapos ngayon sa ads naman, pinapakailaman. O sige, kayo na maraming ads. Ha, ito ang true. Ibigay mo na sa kanila. Sige, sa kanila na ads. Ay, ko, ay, ito pala, ano, ah, paring Joey. Ah, paring, ano, paring Vic, tsaka paring, ano, ah, Tito Sen. Ah, bigyan nyo nga kahit mga limang ads tong ano, tong revamped night bulaga. Nakakawa na yung mga vlogger, oh, nag-iiyakan sa 91 ads nyo. Paring Joey, bigyan mo nga ng ads to, lima lang. Oh, bigyan nyo. Sabihin nyo doon si sponsor nyo. Ah, baka pwede. Sponsor kayo sa ano? Sa Revamp Night Bulaga. Tapos sasabihin nung ano, mga sponsor. Ba't kami mag-sponsor doon? Hindi nalugi kami. Imbis na makumita kami, nalugi kami. Wala naman, halos nanonood. Sayang lang yung pera na binabayad namin sa kanila. Ba't pa kami mag-ano? Ba't pa kami maglalakas doon? Dito na lang kami sa AAT. Dito, sure ball pa. Ayan, oh. Nagwawala daw si, ano, si Lakay, oh. Naglabas kasi ako ng count, ng ads. So, nga. Oo nga, tol. Nabasa ko. Nakablog ako. Nakablog ako. Gusto mo magsalita? Gusto mo magsalita? About ads. Oh, tawagan natin to. Oh, tawagan natin na. Oh, tingnan natin. Tawagan natin, try natin. Ewan ko kung sasagot to. Hindi naman kita papakita. Huwag kang mag-alala. Ayan, huwag na kuya, nahiya ako sa live. Hindi to live. Hello? Hindi naman to live. Tsaka hindi kita ipapakita dun. Hindi kita papakita. Ano? Eh, ba't ka ginigera ng ano? Nakablog ako. Nakablog ako. Ba't ka ginigera nung mga supporters sa kabila? Ha? Hindi kita marinig. Hindi mo ako marinig? Wait lang. Ibaba mo. Ah, sige, sige. Oh, siya yung tatawag. Hindi niya daw ako marinig. Ba't niya ako marinig? Oh, hintay natin tumawag siya. Ginigera siya ng mga tape INC na mga vlogger. Hindi tanggap yung 91 ano, na 91 ads. Ay, nako naman. Ay, talaga mga buhay talaga ng mga ano, no? Daming mga ano, no? Daming kala ko nag-live ka. Oh, ang daming ano, daming mga talagang sobrang galit na galit sa Tito Vic and Joey. Oh, akala kasi talaga nila, ito kasi, kaya marami ding haters ang Tito Vic and Joey. Akala kasi nila, yung Tito Vic and Joey, kapag lumipat ng ibang network, is laglag na. Wala nang manunood. Kasi katwiran nila, laos na, matanda na, kesyo ganyan, luma na, corny na. Hindi nila expect na kabaliktaran yung nasa isip nila. Hindi nila expect na mas susuportahan pa ng tao ang Tito Vic and Joey. No, hindi nila alam na ganun. Kaya ayun, kaya sobrang galit na galit sila sa Tito Vic and Joey at sa Legit Dabbercats. Lalo't may mga biyaya or blessing na dumarating dito. Kasi expect nila, matanda na. Ito lagi ba? Lagi nila sinasabi, matanda na. Wala nang may bubuga. Laos na, corny na magpatawa. Pero wag ka. Sila yung pinapanood at sila ang ano, buhos biyaya sa mga sponsor. Buo-buhos yung ano, biyaya sa kanila. Ayun yung pinakamasakit sa mga haters ng Tito Vic and Joey. Akala nila katapusan na. Ng Tito Vic and Joey yung nangyari. Hindi nila alam. Parang nagsimula lang ulit. Hindi nila alam na, oy, simula parang ano ha, na isa na tatay, parang lalo atang sumikat ang Tito Vic and Joey. Ayun yun eh, ayun yung pinaka-realidad doon, ayun yung gusto nila mangyari. Akala, ayun ang gusto nila mangyari. Ayun ang ano, yun yung hula nila na mangyayari dapat sa Tito Vic and Joey na wala na yan, hindi na yan papanoorin ng tao.
mas pipiliin yung tao yung bago, yung makabagong programa, bago sa paningin nila. Hanggang ngayon eh, ang dami namang segment na bago, patok naman lahat, walang patapon na segment ang Tito Vic and Joey. Orang EAT sa TV5, wala namang patapong segment, lahat panalo, lahat patok. Kaya ramdam ko, kaya ramdam ko yung galit ng mga ano eh, ng mga supporters ng kabila, ng mga page ng supporters ng GMA7, GMA Network, ng rebound ni Bulaga, ng It's Showtime. Akala nila ganyan na yung mangyayari, hindi nila alam na mas kabaliktaran pala ang mangyayari. So yung mga Dabar Cads, hanggang dito na lang yung video natin. Ano masasabi nyo at may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin ngayon? Comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless and peace, and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.